Bakit may mga taong tinatawag na isip bata? Bakit nauubos ang panahon at pera nila sa mga laruan? Anong kasiyahan ang nakukuha nila sa mga ito? Bakit ganito ang boses ko? Napatay ko ba ang ilaw sa banyo? Bakit ang dami kong tanong? Bakit hindi na lang ako magkwento? Hello BSS! Welcome to Bitoy Story 24! Kung hindi nyo pa nahuhulaan, ang topic natin for this episode is Voltes 5. Nakita nyo sa cliffhanger, tsaka nakita nyo sa Capcom nung huling vlog. Si Voltes 5 ay kilala sa Japan as Chudenji Machine Voltes 5! Na ang ibig sabihin ay Super Electromagnetic Machine Voltes 5. Yes! Eraserhead! May US version din ang title, Voltes 5, pero hindi kumpleto yung episodes. Ang creator ng Voltes 5 ay si Saburo Yatsude at pinrodusto ng Toei Animation at Nippon Sunrise. Unang pinalabas sa TV sa Japan noong June 1977. Teka, 43 years old na pala siya, no? At sa Pilipinas noong May 1978 under Telesuccess Productions. Incidentally, dito rin nagsimula ang love affair ko sa hotdog. Okay. Yung show na Voltes 5 ay kasama sa Robot Romance Trilogy. Nakasali sina Daimos at saka si Combatler V. Nakasabay ko dati sa aeroplano si Larry Chan. Siya yung chairman at CEO ng Telesuccess. At ang kwento niya, originally si Combatler V ang kinukuha nila. Pero dahil naunang pinalabas si Combatler at saka sikat na siya sa Japan, mahal daw ang sinisingil sa kanila. Nagyalubalak rin pala ulo ng mga robot, ano? Yung hindi sikat na Voltes 5 at si Daimos, eh mas mura. Kaya yun ang ginawa nila. Biruin mo nga naman, ano? 40 ang total na episodes ng Voltes 5. Pero nung 1979, bago may palabas yung huling apat na episode, pinatigil ito ni President Ferdinand Marcos dahil daw sa sobrang violence at sa hindi magandang epekto nito sa mga bata. Okay. After ng People Power noong 1986, nagpalipat-lipat na ng channels ang Voltes 5 pero hindi naging ganun kaingay. Nung lumabas siya sa IBC 13, meron na akong kaibigan na napakiusapan ko na igawa ako ng copy ng mga episodes na hindi ko napanood. Nung napanood ko na yung buong storya, naikwento ko yung ending sa creative group ng Bubble Gang. At that time, pinagpaplanuhan yung parody ng Dating Daan. Yun yung Dating Doon. Nung nabuo yung Dating Doon, naghahanap sila ng opening na theme song. At dahil nga napag-usapan namin yung ending ng Voltes 5, tinanong ni Isko Salvador, si Brad Pitt, kung may nakakaalam nung theme song. At dahil kabisado ko by heart ang lyrics niya, ako mismo yung nagsulat sa Manila paper, tapos ako mismo yung naghawak para makita at makanta ng lahat. At tanggapin nyo man o hindi, Dating Doon ang naging daan para yung Dating Daan-daang fans ng Voltes 5 magkaroon ng dahilan para maipaalam sa buong mundo ang pagmamahal namin sa kanya. And in case hindi nyo pa alam, nagpo-produce ang GMA ng live action series na based dun sa original story ng Voltes 5. Ike-claim ko na rin na yung Dating Doon ang naging daan kung bakit naglabas ng Soul of Chogoki na Voltes 5 sa Japan. Ito yung mga robot na pinaghalong plastic at saka diecast na metal na pinangarap ko mula bata pa ako more than 40 years ago. At itong SOC na ito, ito yung nagsimula ng maliit na apoy sa puso ko kung bakit parang bumalik ako sa pagkabata ko. Bumili ako nung unang labas niya, pati yung Respect for Volt in Box, yung 40th anniversary, yung mini na diecast, yung micro na pang gashapon, yung malaki na nakita niyo sa vlog. At ang paborito ko so far, itong SOC na FA or Full Action. Gusto niyo makita laman? Diga, buksan natin.
So bakit nga ba ako nahilig kay Voltes 5? Ano nga bang matinding issue ang pinagugutan ko? Well, bukod sa pagkakabitin ko at ng maraming mga kasing edad ko nung panahon ng martial law, hindi ako na... Alam nyo, may pinost akong mga action figure sa Instagram eh. Hahayaan ko na lang na sila ang mag-explain. Welcome na naman sa isang bitoy story. Mga istoryang galing sa tunay na pangyayari. Pakinggan nyo ang kwento, wala lang argumento. Lahat totoo at hindi itong imbento. Nung unang panahon pa ni McCoy, merong isang bata ang pangalan ay Bitoy. Sa tenement sa fourth floor, doon nakatira. Palagi siyang nakaupo sa harap ng TV nila. Ako yun, baka hindi nyo lang na-gets. Noon hanggang ngayon, ganun pa rin makulit sa lahat ng bagay. Kaya naman si nanay umiinit ang ulo at kurawe pasaway. Mahilig maglaro kahit di laruan, kaya lagi na lang akong napapagalitan. At para manahimik, para di magkalat, bibitawan ko lahat pag TV na katapat. Di ko malilimutan nung unang napanood, galing sa paglalaro pero nawala ang pagod. May bagong palabas sa GMA, yun ang nakita, si Voltes 5 pero di ko siya kilala. Bigla akong nagulat, yung lima naging isa, naging astig na robot pero spaceship siya kanina. Noon pa lang ako nakakita ng ganon. WTF, OMG, mind blow. Ang kamay na merong mesara biglang naging bazooka. Nung umatras ang kalaban, yung kamay naging kadena. Nalaki ang mata ko at ako'y napanganga. Di makapaniwala, di ako makahiga. Tol, ano to? Ba't merong ganito? Biglang-bigla na lang nayanig ang mundo ko. At hindi ko napigilan, malikot na isipan. Wish ko lang, Voltes 5 na laruan. Ayun na nga, yung kaklasikong mayabang na mayaman. Meron ng laruan at yung presyo thousand. Pero di pinakiram at ako'y tinalikuran. Ang pangarap ko sa buhay ni hindi ko nahawakan. Wow! Ang pangarap ko na lang, kasi di naman mayaman ang aking mga magulang. Pero nagkaroon ng pag-asa sa wakas, halos magkasunod ang birthday ko at Christmas. Bigla na lang tinanong ako noon ang tatay ko, ano raw ang wish ko? Malapit na ang Pasko at may ibinulong na malaking sekreto. Bitoy, si Santa Claus ay totoo. Nanginig sa sabi para sa mamang may balbas, na hindi ko makikitang darating sa bisperas. At ang Voltes 5 na robot eh hindi kasya sa medyas, kaya sinabit ko eh yung sako ng bigas. Hindi na ko makatulog ang utak ko, lay na lay. Sa taon na rin nakutag Voltes 5 na deprive, kaya kumising ng maaga ang regalo. Umaray ang laman ng sako eh hindi si Voltes 5. Pag nagmamature tayo, parang nauobliga tayong kalimutan yung pagiging bata eh. Mas lumalaki daw tayo, mas lumalaki yung mga problema, mas lumalaki yung responsibilidad. At pag nangyari yun, ang dami ng mga bagay na lumalagpas lang sa atin. Nung mga bata pa tayo, wala tayong pinapalagpas eh. Kaya parang haba ng araw, di ba? Parang lahat ng bagay big deal sa atin. Naalala mo pa ba nung una kang nakakita ng rainbow? Wow! Eh yung bago sumara yung ref, namamatay yung ilaw. Wow! Naalala mo ba nung una kang maligo sa ulan? Nung una kang nakatikim ng chocolate? Yung nakahiga ka tapos nakatingin ka sa kisame na may water stain tapos parang kung ano-ano yung nakikita mo? Naalala mo nung una kang nakainom ng Coke? Sa maniwala kahit sa hindi, ang dami pa rin mga ganun sa paligid natin. Mga bagay na hindi pa natin alam. Pero dahil mayayabang na yung mga mature na mga sarili natin, hindi na natin ini-enjoy yung kababawan. May mga nagsasabing matanda na tayo kaya hindi na tayo naglalaro. Pero ang totoo, hindi na tayo naglalaro kaya tayo tumatanda. Sana huwag niyong hayaang mawala yung inner child ninyo. Huwag tayong maging isip bata, dapat pusong bata. Para kahit gaano kaliit, kahit gaano kababaw, kahit gaano ka walang kwenta sa iba, ang importante makahanap tayo ng dahilan para maging masaya. Parang biglang dumiling. Uy, nagpa-vlog ka. Lakas ng ulan, tara, ligo tayo. Tara, sige. Ligo raw.